At buksan po natin sa Jeremiah chapter 10. Ibabasahin ko na lang po sa inyo ang dalawang verses ng Nehemiah chapter 10 verses 28 to 29. Ito po ang sabi. Nehemiah chapter 10 verses 28 to 29. And the rest of the people, the priests, the Levites, the porters, the singers, the Netinims, and all they had separated themselves from the people of the lands unto the law of God, their wives, their son, and their daughters, everyone having knowledge and having understanding, they clave to their brethren, their nobles, and enter into a curse and into an oath to walk in God's law, which was given by Moses, the servant of God, and to observe and do all the commandments of the Lord, our Lord, and His judgment and His statutes. So tayo po yung mo, at tayo po yung manalangin. Our gracious and loving Heavenly Father, Lord, we would like once again to thank you, dear God, for this privilege and opportunity na kami po, Panginoon, ay makapagtipon dakilang Diyos sa aming po panambahan. And by assume, Panginoon, at makapag-aral muli ng iyong salita dakilang Diyos. Lord, humihingi po ako ng kapatawaran sa lahat po ng aking mga pagkukulang at pagkakasala sa inyo, Panginoon. Humihingi po namin, dakilang Diyos, ngayon, gabing ito, Panginoon, na pagpalain niyo po, Panginoon, ang bawat isa at ang iyong banal na Espiritu, Panginoon, ay siyang magbigay ng pangunawa sa bawat isa at kalakasang espiritual, Panginoon, na anuman ang mapakinggan namin, dakilang Diyos, mga pag-aralan, ay ma-apply po namin sa aming mga buhay. At nawa, ang pangalan ng Panginoong Jesus, dakilang Diyos, ang siyang maitaas sa aming kalagitnaan. May salamat po, Panginoon, sa maayos na kalusugan at kalakasan. Ito po ay aming dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. So tayo po yung mo po. I hope malinaw po yung aking audio no, dyan po sa bawat nanonood no, sa mga participants. Okay. So ang aking pong tatalakayin ngayong gabi ay patungkol po sa Nehemiah chapter 10. Ito po ay kinuha ko dun sa preaching ng ating pong mahal na pastor patungkol po sa Book of Nehemiah. Ang title po ay Revival Results in the Land. Okay, so for the introduction, let us study Israel's covenant with God to be able to understand the remarkable and life-changing results of this historic revival. So sa point A, no, ang sabi po rito, the sealing of their covenant. So makikita po natin sa Book of Nehemiah chapter 10 mula verses 1 to 28. Dito po, sealing. Ibig sabihin, no, sinelyuhan at covenant po ay pangako, no? At hindi lamang po ilan kundi all the people were involved from their tertiata, si governor, yan po ay si Nehemiah, down to the Netinims, yung temple workers. Okay. So pag sinelyuhan, no, putting a seal on a document was a serious matter. So yan po ang ating tatandaan. It was taking a solemn oath before God. So, mapansin niyo po, no, kung bubuk mong makikita niyo yung Numbers chapter 30, verse 2, if a man bow unto the Lord or swear an oath to bind his soul with the bond, he shall not break his word. He shall do according to all that proceeded out of his mouth. So hindi po biro no ang pagbibigay ng oath or pangako o promise no sa isang tao at lalo na po sa Panginoon. No, ito po ay napakaseryosong bagay. So sino-sino po ito ang mga
nangako o mirma, no, nag-seal dun sa nag-witness ng pag-selyo ng covenant. Ito po ay si Nehemiah, yung kanyang deputy, number two, yung number three, yung kanyang chief, number four, yung priest, and number five, yung porters, number six, singers, number seven, netinims. Okay, so all of these people sealed and witnessed the sealing of their covenant with God as a public manifestation of their revival and devotion to the Lord. So meron pong commitment, merong pagpapakita, no, and we're praying na ganun din po sana tayo, no, no, tayo po ay hindi lamang nangako at bandang huli ay mapapako, no, subalit we owe to do what we have been promised. Okay, so yan po yung mga tao, no, mga Hudyo na nangako. Na marami po sila, no. Then on point letter B, sabi rito, entering into an oath promise, at makikita po natin sa verses 29 to 31, so individuals and families, so ano-ano po yung mga pangako na ginawa po nila, no, so individual at mga family. Okay. So ito po yung number one. Number one, walk in God's law. Yan. So, mamuhay na ayon sa salita ng Panginoon. Yan po sabi ng verse 29a, sabi po dyan, they clave to their brethren, their nobles, and entered into a curse and into an oath to walk in God's law which was given to Moses, the servant of God, and to observe and do all the commandments of the Lord our Lord and His judgments and His statutes. Makita po nito, maobserba ninyo. No, sabi po dyan, no, walk in God's law. So ang pamumuhay natin, no, katanungan po, ang pamumuhay natin sa harap ng Panginoon, ito po ba ay naaayon sa kanyang salita o kalooban? Tama po ba? So we need to answer that, no, individually. So ang mga Hudyo ay nangako na mamumuhay sila sa kalooban ng Panginoon. Yan ay hindi basta-basta, no? Hindi po siya biro. Hindi po madali. Okay, kaya po sa number two, sa pangalawa, na kanilang promise ay observe and do all His commandments, judgments, and statutes. No? Parehas na verse 29b. Papansin niyo po, ang sabi po dito, observe and do, speaks of obedience. Amen po ba? So, sa dalawang nabanggit, yung point 1 and point 2, may madali po ba dyan? Mahirap po yan. Wala pong madali. Tama po ba? Kaya, samahan po natin ng panalangin na nawa, bigyan tayo ng Panginoon ng kalakasang espiritual upang magampanan natin ang kalooban niya sa ating buhay at sa grasya ng Panginoon, by the grace of God, maging kaaya-aya tayo sa harapan niya. So, tandaan po natin na sa bawat pagsunod, ay may pagpapala. Hindi lamang po yun. Sa bawat pagsunod, ay meron pong sakripisyo. So, mas mabuti na po na ang sumunod, na sumusunod po tayo, na nagsasakripisyo. Kesa yung nagsasakripisyo po tayo, na walang pagsunod. Parehas po at katulad ni Cain. Amen po ba? So, sa buhay po natin, dapat inuunan natin kung kalooban po ba ng Panginoon. Kaya sabi rito, walk in God's law sa point 1 and point 2, observe and do all His commandments. So, wala pong madali.
Kaya by grace of, by the grace of God, panalangin natin na nawa, magampanan po natin ang kalooban niya sa ating buhay. Okay, so number three, ano pa po ang isang promise ng mga Israelita? Sabi po dito sa number three, not be an equal yoke. Okay, verse 30. Nakikita natin dyan. No? Sabi po dyan, and that we would not give our daughters unto the people of the land, nor take their daughters for our sons. So not be an equal yoke. This promise was addressed, no, to parents. No? Yan po sa Old Testament. Eh. This is because in that day, parents made the marriage decision, not the people getting married. So intermarriage was a serious and big issue para po sa mga Israelita. So what was the danger of mixed marriages? Ano po ang danger? The danger of mixed intermarriages was the delusion of faith or loss of faith. So it had compromised, it had compromised someone as great as Solomon. Tandaan po ba natin, kung binabasa natin yung ating Biblia, ang istorya po ni Solomon, ganito ang nangyari. The danger of intermarriage. So kung mapaibig ka sa tao na taliwas sa pananampalataya, paninindigan mo na according sa salita ng Diyos, kung hindi mo siya madala sa faith mo, ikaw ang madadala. At madalas, ganyan po ang nangyayari sa mga believer. At nakakalungkot po yan. Ayun po ba? So, na kailangan mag-stand po tayo sa salita ng Panginoon. So, the New Testament gives the same warning. No? Don't be tied to someone who doesn't share your faith. So, wag po tayo. No? Subok na po yan. Sabihin mo, babaguhin mo yung partner mo. Hindi po. No? Mas maigi na kaparehas po ng ating pananampalataya. Kaya sabi po ng 2 Corinthians chapter 6 verses 14 to 15, be ye not unequally yoked together with the unbelievers, for what fellowship hath righteousness with unrighteousness, and what communion hath light with darkness? Okay? And what concord hath Christ with Belial, or what part hath he that believeth with an infidel? So, yan po yung sa atin na New Testament warning para po sa atin. Separation is simply total devotion to God, no matter what is the cause. Amen po ba? So balikin natin yung mga promise, no, ng mga Hudyo. Sabi po doon, number one, walk in God's law. Pangalawa, observe and do all His commandments, judgment, and statutes. Number three, not be unequally yoked. Okay? So, sa number four, pang-apat po, not to work during the Sabbath day and respect it. Okay? So, yung Sabbath, araw ng pagsamba, hindi ka dapat gumagawa. Wala kang ginagawa kundi sambahin ng Panginoon at respetuhin. For the New Testament believer, Sunday is still the Lord's Day. So meron po tayong Sunday to worship the Lord. Kaya ang tanong, does God is worthy of your Sunday? Sa ngayon, halos mahina na ang virus. Dapat nga sa Zoom, ang makikita na lang ng ating BP ay per congregation na participant. It is better for us to be in our worship places, in our congregations, during Sunday, and not in our houses by Zoom. Dahil pag nasa bahay mo ikaw, malapit ka sa tukso na gumawa ng mga extracurricular. Tama po ba? Nakaka-relate po ba? Ika nga, at mawala ang respeto natin sa pagsamba. Huwag nga gawa ka ng mga extracurricular, no? Ika nga, ganyan nga yung nangyayari. At nawawala po ang respeto natin sa pagsamba. So kahit nga yung nasa sambahan na natutukso pang
matulog sa service. Yun pa kaya ang nasa bahay na walang nakakita? Kapag nasa bahay po, nasa bahay ka, hindi lang tulog ang tukso. Yun. Kahit na, kaya nagko-close tayo ng ano eh, ng camera sa Zoom. Dahil may ginagawa ka, ano yun, hindi lang tulog. Pati laba, pati luto, pati kain, at pati hugas ng pinagkainan. Amen po ba? So yan po, we ought to be in our worship places. Dahil maayos na po ang sitwasyon. Okay. Yan po yung number four, last point ng letter B. Sa letter C, the generous giving of their resources and blessing. May itapon natin yan sa verses 32 hanggang 39. Okay? So, basahin ko po sa inyo. Ano? Nehemiah chapter 10, verses 32 to 39. Also, we made ordinances for us to charge ourselves yearly with a third part of a shekel for the service of the house of our God. 33, sabi po dyan, for the shewbread and the continual meat offering and for the continual burnt offering of the Sabbaths, of the new moons, for the set feast and for the holy things and for the sin offering to make an atonement for Israel and for all the work of the house of our God. And we cast lots among the priests, the Levites, and the people of the wood offering to bring it into the house of our God after the houses of our fathers, at times appointed year by year to burn upon the altar of the Lord our God as it is written in the law. And to bring the first fruits of our ground and the first fruits of all fruit of all trees year by year unto the house of the Lord. Also the firstborn of our sons and of our cattle, as it is written in the law, and the firstlings of our herb and our flax, and to bring in the house of our God unto the priest that minister in the house of our God. So, and that we should bring the first fruits of our dough and our offerings and the fruit of all manner of trees and wine and of oil unto the priest, to the chambers of the house of our God, and the tithes of our ground unto the Levites, that the same Levites might have the tithes in all the cities of our tillage. And the priest, the son of Aaron, shall be with the Levites, within the Levites, when the Levites take tithes and the Levites and bring up the tithe of the tithes to the house of our God, the chambers into the treasure house. For the children of Israel and the children of Levi shall bring the offering of the corn, of the new wine, and the oil unto the chambers where at the vessels of the sanctuary, and the priest that minister, and the porters and the singers, and we will not forsake the house of our God. Okay, so, the generous, let us see, the generous giving of their resources. Meron pong sub-points yan. Number one, they caused the preparation of these ordinances to charge themselves yearly a third of shekel, a cheap unit of weight, and for the service of the house of the Lord. So ano po ang ginawa ng mga Israelita sa time na ito? Financial and offering commitment was made for the service of the house of the Lord. Para po saan? To be used, no? For the ministry, for the church, no? Operational expenses, maintenance expenses, no? Diyan po yung ginagamit. Okay? So, ganun din po yan sa panahon natin ngayon, no? Kaya po meron tayong mga commitment. We're hoping, no? By the grace of God, and by the faith na meron po tayo, agampanan po natin yung mga commitment po na yan. Sa number two, ano pa po?
sa generous giving na binigay ng mga Israelita. Number two, other contributions were made, including workloads and worship and service. May itapo natin sa verses 33 to 34. So, lahat po ng ito na ginagawa natin sa panambahan. Ilagay po natin sa ating puso at isipan, this is for the Lord and for His glory. Kaya binibigyan tayo ng pagkakataon ng ating pumala pastor at napakalaking pasalamat po yan. No? A wisdom na meron ng ating mahal na pastor na nagkakaroon tayo ng pagkakataon lahat ng mga members, no? Sabi nga from womb, no, to tomb, may mga ministry. Okay? So ikaw na lang ang dapat maging available. Okay? So nagkakaroon tayo ng pagkakataon lahat ng mga members, gumawa tayo, no, kahit po rito, gumagawa po tayo ng groupings, no, for the schedule, ng mga cleaners. And yung iba pang mga task for our worship places. So masarap na kahit po successful po tayo sa buhay at professional tayo, dumaan tayo sa paglilinis ng kung ano-ano dito po sa ating worship area at mga iba pang task sa ating pong panambahan. So amen po ba? Masaya po ba kayo na nagsisilbi dito po sa ating panambahan? Para ano po yun? Ulitin po natin, para sa Panginoon. At para saan po? Encouragement sa mga bagong mananampalataya. And for us to be an example of service. Amen po ba? Number three, nagpangako ng mga Israelita. Number three, the first fruits of all produce were giving, including the firstborn sons and firstlings of animals. So makita po natin yan sa verses 35 hanggang 37. So ano po sinabi naman sa New Testament? 2 Corinthians chapter 8, verse 5. Sabi po dito, and this they did, not as we hope, but first gave their own selves to the Lord, and unto us by the will of God. Pinagkalo po, bago nila gawin yung mga bagay na ito, yung sarili muna nila, no? Ang kanilang ibinigay sa Panginoon. Okay? At ibinigay sa mga apostles. So salamat sa Panginoon sa wisdom and sa knowledge na ipinagkaloob niya po sa ating mahal na pastor. At naituro sa atin ang cheerful giving principles. At isa na dyan yung first fruit giving. At marami ng mga eklisiya, no, hindi lamang sa Pilipinas, kundi sa iba pang parte ng mundo. At mga individual na pinagpala po sa prinsipyong ito. Salamat po, no, sa ating mahal na pastor, sa Panginoon, sa wisdom and knowledge na inyong kanyang pinagkaloob sa ating mahal na pastor. So, amen po ba? So, let us, sabi nga, obey. At lahat po na ito ay hindi po madali. Kaya may sakripisyo. So, tanda po natin, sumusunod ka at nagsasakripisyo. So, mas maganda po na may sakripisyo ka na sumusunod kasi nagsasakripisyo ka na hindi naman tama according sa salita ng Panginoon. So number four, tithes were also given for the Levites. Makita po natin yan sa verses 37 to 38. So ano po ang sabi ng Leviticus chapter 27 verse 30? And all the tithes of the land, whether of the seed of the land or the fruit of the tree, is the Lord's. It is holy unto the Lord. So ano po yung sabi? Ang tithes po ay sa Panginoon. Ngayon kung sa Panginoon po yan, sabi ng Malakay chapter 3 verse 8, will a man rob God? Maaari mo ba pag nakawan ng Panginoon? Of course, pag hindi para sa iyo at pinuha mo, so pag nanakaw po ang tawag doon, yet ye have robbed me, but ye say, wherein have we robbed thee? In tithes and offerings. Ye are cursed with the curse, for ye have robbed me, even this whole nation. So ano po ang nais ng Panginoon sa atin? Tayo po ay sumunod
patungkol sa mga bagay na sa kanya. No? Sabi rito sa patuloy ng verse 10, bring you all the tithes into the storehouse that there may be meat in mine house. And prove me now herewith, saith the Lord of hosts, if I will not open the windows of heaven and pour you out a blessing that there shall not be room enough to receive it. At po anong nais ng Panginoon sa atin pag tayo po ay sumunod? Patungkol po dito. Nais ng Panginoon na tayo po ay maging daluyan ng pagpapala. Alam ng Panginoon kung sino ang kanyang dapat suportahan. Isa na dyan ang Levites. Kaya yung tithes ay kanya. At tayo po ay nais ng Panginoon na maging daluyan ng pagpapala. Okay? So, sabi nga ni Winston Churchill, we make a living by what we get, but we make a life by what we give. Alam po ng Panginoon at nais niya tayo ay maging daluyan ng pagpapala. Paano po natin may apply ito? Practical. Sa ating buhay. Mga practical ways. Dalawang bagay po. Una, work on a specific application of scripture to your life. Example, nais ko na makapagbigay na marami na maibigay ko and I want to give faithfully, no? Sa gawain po ng Panginoon. So, dapat gawin mo specific. Anong panalangin mo? I need to work on my budget. Budget mo. And commit to a specific amount to give each month. So kaya dapat binabudget mo yung iyong finances. Okay? So pero meron pang improvement 'yan. Ano yung improvement pa diyan? I will go to the preaching of our BP regarding financial management and study it. So pag natutunan mo 'yan, malaking bagay po sa atin 'yan. Pangalawa, practical ways, write down your spiritual priorities and goals and the steps you need to take to reach those goals. So sabi po sa 1 Timothy chapter 6 verse 6, but godliness with contentment is great gain. Budget mo, set ka ng goals, mag-set ka ng priority, at magiging successful ka sa iyong pagbibigay. Sabi ng Philippians chapter 4 verse 13, I can do all things through Christ which strengtheneth me. Amen po ba? So yan po yung mga points sa letter C. Giving, generous giving of the resources and blessing. Number one, they cause the preparation of this ordinance to charge themselves yearly a third of a shekel for the service of the house of the Lord. Number two, other contributions were made, including workloads for worship and service. Number three, the first fruits of all produce were giving, including the first fruits, firstborn son, and firstlings of animals. And number four, tithes were also given for the Levites. So yan po ang last. For the conclusion, so let us make a vow not to forsake the house of the Lord. And let us have a covenant with Him that will yield wonderful results. So may we all learn to follow the path of revival Nehemiah and his people had confidently taken and pursued, and that is the path of grace. God's approval and blessing upon our lives. In Joshua chapter 1, verse 8, this book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein, for then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. And in Philippians chapter 3, verse 21, who shall change our vile body, that it may be fashioned like unto his glorious body, according to the working
whereby he is able even to subdue all things unto himself. So maraming pong salamat muli sa ating mahal na pastor. Salamat po sa pagtitiwala. God be the glory.